Hi kids! It's me, your teacher Ian, at nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa Mathematics 2. Yes, pang grade 2 na ito ha. Dapat talaga noon pa, first quarter, is magagawa si teacher ng video lesson about sa grade 2. All subjects, kaya lang, medyo na busy as in super. So this time, let me make it up to you and I'll try my best na gawin ng video lessons yung mga subjects na kaya kong gawin. Okay? Kung maisisingit ni teacher dun sa schedule. But anyway, let's move on. Ang pag-aaralan natin para sa linggong ito ay orders of operations gamit ang pagdaragdag at pagbabawas na nasa iisang pamilang. So, isang linya lang ng number sentence. At ito ang ika-apat na linggo ng second quarter. Sa araling ito ay matututuhan mo ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuto upang maisagawa ang pagdaragdag at pagbabawas na nasa iisang pamilang na pangungusap alinsunod sa order of operations. Ano ba yung tinatawag natin na order of operations? Ito ay isa sa mga paraan upang magabayan ka sa pagtukoy ng wastong sagot sa pamilang na pangungusap na magkasamang pagdaragdag at pagbabawas. Para dito sa linggong ito, ang involved lamang naman na operations natin ay addition and subtraction. Diba? Pagdaragdag at saka pagbabawas. So, gawin lang natin very simple. Hindi mo na ako magbabanggit ng iba pang symbol since sa susunod na aralin natin ay gagamitin yon. So, baka makonfuse kayo kung ano yung dapat unahin kaya hindi mo na ako gagamit nun. Though, may nakita ko dun sa module na gumamit nung symbol na yon. Pero, dito sa pagpapaliwanag ni teacher, hindi ko gagamitin. No? Para mas maunawaan nyo. Para hindi pati kayo malito. Okay? Tingnan daw natin itong halimbawa natin dito sa ating baba. Ayan, meron tayo dito, 34 minus 22 plus 35. Kung mapapansin nyo, sa isang, ito yung tinatawag na ano, iisang pamilang lang daw. No? Isang number sentence lang, pero dalawa ang ginamit na operations. At, ito pa ha, hindi magkatulad. Magkaibang operations na narito. Kaya naman mapapaisip kayo, ano pong uunahin, teacher? Okay? So, ayan. Pakita na lang muna natin. Ayan. 34 minus 29 plus 24. Tapos meron tayo dito 25 plus 12 minus 18. And then 24 plus 41 minus 26. So, ayan. Simulan na natin. Paano ba ang gagawin kapag may dalawang magkaibang operations na narito sa ating pamilang na pangungusap? Ito yung unang halimbawa. 34 minus 22 plus 35. Okay? Kung gagamitan natin yan ng calculator, syempre napakabilis lang naman sagutin nun, di ba? Pero dahil grade 2 ka pa lang, kailangan maintindihan mo yung tamang proseso paano ba nakukuha yung sagot. Okay? Tayo ay nagsisimula lagi dito sa kaliwa. Yung dalawang pares na yan, ang una natin kukunin ang sagot. Okay? Kung mapapansin ninyo dito, wala nang iba pang simbolo, hindi ba? Kundi, yun lamang numbers, yung dalawang operations, syempre, yung equal sign para doon natin isusulat yung sagot. So, ayan. 34, bawasan ng 22, ang sagot ay 12. Tama ba? Tama? Tama si teacher? Yes. Tsaka natin ibababa itong 35. Ayan. Pag naibaba na natin 35, dahil dalawa na lang ito, yung 12 na lang at 35, pwede na natin pagsamahin. 12 plus 35, pasensya na, medyo mabilis si teacher magsagot. Okay? Ayan. Bakit mabilis si teacher magsagot at makaisip? Dahil gumagamit si teacher ng tinatawag na mental math na hindi na kailangan pa na magbilang. Okay? E tinuro ito sa inyo nung grade 1, hindi ba? Tinuro ni teacher sa inyo kung paano gumamit ng mental math. You know, mental addition, mental subtraction, then dapat
kahit yung mga single digits ay alam mo na kung paano magdagdag na isip lamang ang ginagamit, no? Para mas mabilis ka. So, ayan. Ang sagot natin ay 47. Okay? Uulitin ni teacher, dito tayo lagi nagsisimula sa kaliwa. Alright? Pag walang ibang simbolong makikita. Yung sinasabi ni teacher na ibang simbolong makikita, huwag kayong mag-alala, ipapaliwanagin ni teacher pagdating sa susunod na linggo dahil ma-encounter nyo na yon. So ngayon, focus na lang muna tayo dito sa ating mga given. Next, ayan, dito ha, kita nyo naman, hindi na subtraction yan. Pero magsisimula pa rin tayo sa kaliwa. 25 dagdagan ng 12. Ang sagot ay... Uy, mas mabilis si teacher mag-isip. 37. Kuha mo din? Ayan, 37. Tapos ibaba na natin yung 18. Minus 18 equals. Ayan. 37, bawasan mo ng 18. Ang sagot ay? Pares kaya tayo? The answer is 19. So, yun yung tamang sagot. Naiintindihan? You know, kids, kapag kasi namali kayo ng dapat unahin, mamamali din kayo ng sagot. Kaya naman, tandaan na kapag addition and subtraction lamang ang involved na operations, dito tayo sa kaliwang side magsisimula na walang iba pang symbols. Okay? Last example. Tinan mabuti, 24 plus 41 minus 26 equals... Unahin, ito na sa kaliwa natin. 24 plus 41, ang sagot ay, same ba tayo? 65. Ayan. Tapos, ibaba na natin yung 26. Ayan. So, 65, bawasan ng 26, ang sagot ay, ready? Ang sagot ay, 39. Pares ba tayo ng sagot? If parehas, ibig sabihin, tama ang iyong ginawa. Okay? So, sa pamilang nito, pamilang na pangungusapan sagot ay 39. Hindi mo naman basta ilalagay yung sagot na 39. Kailangan makita ito. Bakit? Just to show na ginawa mo yung tamang proseso. No? Siyempre, bawal gumamit ng calculator, kids. Bawal ha? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin ang mga sumusunod na pamilang na pangungusap upang makuha ang wastong sagot. Narinig niyo yan? Kailangan yung kopyahin yung pamilang na pangungusap. At yung ginawa natin kanina, na ipinakita natin kung anong dapat mauna, ipapakita niyo rin sa notebook. Okay? Para makita niyo alin ba dito ang tamang sagot. Tapos dito, piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian na nasa katapat nito. Ito yung mga pagpipilian na sagot. Ayan. Hindi komo katapat, yan na yung sagot. Makikita nyo naman kapag ginawa nyo na yung proseso. Na laging tandaan, ang uunahin ay itong nasa kaliwa. Pero syempre, kapag nagawa mo na yung nasa kaliwa, baka naman maiwan mo yung natitira. Kasama yun. Naintindihan? So, good luck. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Kopyahin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno. Sagutin gamit ang order of operations. Sa kabilang hanay, piliin ang numero ng tamang sagot na nasa loob ng mansana. So, almost the same. Ganun din ang inyong gagawin. Kokopyahin ito. Yan, yung 1 to 5 na yan. Tapos, tingnan nyo lang dito yung sagot. Pero hindi nyo huhulaan, kids. Isasagawa ang order of operations na kung saan inuuna ang nasa kaliwa. Okay? Tapos yung inyong sagot. Naintindihan? Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sagutin ang mga sumusunod na pamilang na pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ayan, ganun din naman yung gagawin bago mo maisulat yung sagot. Again, huwag pong gumamit ng calculator, ha? Gawin natin yung tamang proseso na nauuna o uunahin itong naandito sa kaliwa bago yung katabing number. Yan. So, yan.
highlight lang ni teacher yung dapat mong unahin. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na isasama yung kasama nito, ha? Yung ito, yan, katulad yan. Okay? Para lang hindi mo makaligtaan kung ano yung dapat na unahin na pagsamahin o pagbawasin. Okay? Gawain sa pagkatuto bilang apat. Ganun din, same dun sa kanina, yun nga lang, may mga pagpipilian na letra. Okay, meron dito ang A, B, C, okay, na isusulat mo, mas maganda kung ang isulat mo, halimbawa, ang sagot mo ay A. O, isulat mo yung letter, tapos isulat mo din yung number. Okay, kung yun yung sagot. Burayin ko lang. Halimbawa lang yan, okay. At syempre, para makita mo, malaman mo yung tamang sagot, kailangan ay isagawa mo muna yung order of operations na inuuna yung nasa kaliwa. Naintindihan? Now, good luck! At para sa ating huling gawain sa linggong ito, gawain sa pagkatuto bilang lima. Suriin ang mga datos na nasa talahan na yan. Sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Alright, kids, this time, ayoko sanang ipagawa itong last na to kasi mayroon ng simbolong gagamitin para maipakita mo yung pamilang na pangusa para dito. At yung kanina, di ba? Kanina wala naman tayong mga iba pang simbolo aside from subtraction, yung addition, yung equal sign natin. Ito kasi meron na eh. Pero dahil doon, ibibigay ko sa inyo yung pamilang na pangungusap. Okay? At pwede nyo sundan yon para masagutan ito. Kasi nga, pag-aaralan pa lang natin yan sa susunod na linggo. Okay? Kaya ibibigay ko na lang yung pamilang na pangungusap. Okay? Yes. Basahin lang ni teacher. Si MR ay inutusan ng kanyang ina na bumili ng lulutuing ulam sa palengke. Bumili siya ng isda at gulay. Yung isda ay 48 pesos at yung gulay ay 35 pesos. At ito daw, si MR daw ay nagbigay ng 100 pesos. Bali ito kasi ay parang problem solving na, no, na may steps. Yan, bigay na lang ni teacher yung pamilang na pangungusap. Okay. Kasi hindi masusunod yung sinabi ko na, ito muna ang kaliwa bago yung kanan. Though, may order of operation kasi yon na inuuna yung may simbolo. Ito yun. Okay. Ang binayad niya ay 100 pesos. Okay. Tapos, ibabawas dito yung binili niyang isda at saka gulay. Lalagyan natin ng parenthesis. Okay? Yung isda na 48 pesos at yung 35 pesos. Ayan. Tapos equals yung sagot. So dito, dahil gumamit na tayo ng parenthesis na symbol, ang ibig sabihin lang nun, kung ano yung nasa loob ng parenthesis, yun yung uunahin. So hindi na yung ano, no, kaliwa. Diba? Kasi wala kang mga symbols. Ito yung tinatawag na, papasok na dyan yung kapag meron ng division, multiplication, parenthesis, yung PEMDAS. Which is, ang nauna dapat ay parenthesis, the exponent, multiplication, division, then addition, subtraction. Okay? Gets? So, ayun yan. Kaya ito, gamitin nyo itong pamilang na pangungusap na to para masagutan nyo yung number 3. Na kung saan dapat unahin itong nasa loob ng parenthesis. Dahil nandun pa rin yan sa order of operations, yun nga lang, higher math. Okay? Mas maiintindihan nyo yan sa susunod natin na linggo. Explain ni teacher yan na mabuti. Okay? So, for now, gamitin na lang muna ito. And that's it. Thank you for watching, kids. See you in my next video. Goodbye!